Hi guys, wa exams, welcome to my vlog. It's been 2 weeks na hindi tayo nakapag-rides. It is because it keeps raining here for almost 2 weeks now. But today, it's sunny day, kaya makapag-rides tayo. Medyo magandang rides ngayon kasi nga na nakubitsi ko yung dalawang katrabaho ko na sumama sa akin sa pag-rides. So usually, solo lang ako pag nag-ride. So ngayon may kasama akong dalawa. Actually, this is not a long drive. This is just 15 kilometers if I'm not mistaken. So, we're going to the peak of the mountain. Tignan natin kung anong meron doon sa taas na yun. And then, konting downhill. Hindi ko alam kung downhill bang meron doon. Tignan natin. So, yo, guys, palis na tayo. Yun yung mga kasama ko. Yan. For the first time in history, makakasama ko sila sa pag-rides. Ayan o, yung mga yan. Usually, hindi yan sila sumasama. Kasi, mga busy yan sila. Busy yan sila sa mga buhay-buhay nila. May mga kanya. Masarap kasi pag muni-muni sa kwarto, bibilangin yung sulok na ako. Bakit nga ba hindi ka sumasama sa rides? Mahirap. Bakit? Mapapalo. Ha, mapapalo. O, itataramin natin yung isa. Ikaw, bakit ka hindi sumasama sa rides? May vlog din ako eh. So, ngayon, pupunta na tayo sa bundok. Titignan natin kung anong meron sa taas na yan. Ayan na. Ganyan ba yung takbo? Ano, ganyan ka? Hindi ako pang talaga. Okay, alam mo lang kung anong kita ng footage. Oh, isang linggo. Pero ito yung minsan nagpapaalis ng stress. Kaya sa pagbabike, kahit pa paano matatanggal yung stress mo. Ito yung bibili natin guys, pang dehydration. Dito sa harap, oh, yung paputol-putol lang siya ba? 5-5, ayun dyan, dyan. 10 seconds para. Guys, stop over tayo sa 7-Eleven. 7-Eleven? Stop over tayo sa Lawson. Sineset up lang niya yung kanyang GoPro. Ayan. Nag-set up siya ng GoPro niya, ilalagay sa bike para makakuha ng mga magandang footage, mga footages. So, bumili lang kami ng pagkain namin kasi medyo mataas yung bundok na kape namin. So, let's get it on guys. Ano nyo yan yung bundok na kape natin? Mount Hachiman. Guys, nandito na tayo ngayon sa exit ng exit. Nandito na tayo sa entrance ng bundok. So, ayan yung bundok guys kung makikita nyo. Medyo mataas pa, no? So, travel for almost 30 minutes from the house. For now, magpapahinga muna tayo kasi pagod kami. 1 week din kasi kaming babad sa trabaho. Hindi ganun ka-condition yung katawan namin kaya kailangan magpahinga. Gana nila ito, yung papagana, itong vitamins ng isa, yan yung kanyang vitamins vape, yan yung kanyang pampalakas. What's up guys, welcome to my yan. Ano nga ba? So, meron din yan siyang vlog, subscribe nyo siya. Oh, Lanario JB, kaya JB Lanario. JB Lanario, JB. Anong pangalan ng vlog mo idol? Team Kohai, lahat ng Kohai dyan. Stopover tayo, no? Medyo, ano, umulan. Inabot na naman kami ng ulan. Iwan ko, tingnan namin yung weather kanina bago umalis. Sunny, cloudy lang siya. Malayo pa yung pupunta natin. Hindi pa kami nangangalahati. Malayo pa yung aming agatin. Kaya kahinga muna tayo.
Sula kami ngayon kasi hindi mataas para talaga itong bundok na to. Ako din. Stopover. Pangatlong stopover. Ang masasabi mo sa rides na to? Napakataas. Kaya ba? Kaya? Kaya yan. Kaya, kaya yan. So, mga kalahati pa, wala pa siguro kami sa kalahati. Wala pa sa kalahati. Ang bigat ang bag na to. Punta ka na, huwag kami magdadala na to. So, kung makita nyo, pagod na rin. Ano masasabi mo sa rides na to? Gusto ko na mauwi ng Pilipinas. Bakit? Parang nasa Tagaytay ako eh. Ang taas. Actually guys, first time nilang sumama sa atin sa gantong ride. So, usually, diba sabi ko rin, mag-isa lang talaga akong magra-ride. Actually, nakapunta na ako sa lugar na to nung mga nung nakaraang buwan pa. Ngayon, niyaya ko silang dalawa. Sinubukan ko lang kung sasama sila sa akin. Eh, nauto ko sila, kaya ayun, sumama naman yung mga ututo. Ayan sila. At talaga sa trabaho kami. Babad kami sa trabaho ngayong linggo. Sasama na dito sa Japan, kaya ano, mahirap ang trabaho. Ito kanji ah. So kanji niya, tuturuan niya kayo ng Nihongo. Bawal, bawal, maging tanga. Pagpumanik dito sa bundok. Nihongo Joso is ne. Oo, kara oh. Kara, kara. So is ne. Ituro mo yan pa yun. Ito, ituro mo sa kanila. Ano ba ibig sabihin ito, yan? Ito guys, nakikita niya to. Labing dalawang oras mong papanigin. Yung kulay green, ito yung expressway. Makita niyo yun sa likod ko. Ito naman nakasulat nito, itong pababa na to, ito papuntang Cubao, papuntang Taguig, at saka papuntang Cavite. Kaya malapit na tayo guys. Malapit na tayo. Very well trained sa pagdating sa salitang Nihongo. So kaya nila magbasa ng kanji. So kaya nila magsulat ng hiragana. Ganto dito sa Japan guys, tingnan nyo. Yung mga bundok nila hindi basta-basta yan. Nililinis nila. Minamawir nila yan. Minamawir yung mga, ano, yung mga daan nila. Nililinis talaga nila. So ganun sila kadisipinado. Putang nang bigat ng bag ni Araba. Paano hindi bibigat yan? Tingnan mo yung nalang tubig. Tangina, alam mo na kung dala dyan ah. So, ito pala yung bike namin, mga Team Motachi. So shout out pala kay Sir Simon na nagbigay sa amin ng chance na mabentahan kami ng bike na to. Bike na ito, so Motachi Group. Baka naman. So, yan. Motachi, baka naman. Baka naman. Motachi, GoPro, ba? Shout out pala dyan kay Sir Simon na ayan, nagkaro ng bike namin. Motachi. 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 Ayan. Group set. Nakasimano yan mga idol. Baka pwede naman kami Motachi. Baka naman pwede itan natin yung bulong namin. Pwede naman yun. Tsukaro is de. Malapit na tayo sa tuktok. Pagod. Makikita natin yung buong Nakatsu. Malayo. Yan. Malapit na tayo. So mamaya pagdating natin sa tuktok. Pagdating natin sa tuktok mamaya, papaliparan natin ang drone. Kung maganda ba. Tola kayo ngayon. Kaya pa? Kaya yan guys. Basta makita lang natin ang pusa. Guys, set up natin yung drone. Parang ulan na, kaya bibilisan na natin. Thank you.
So pauwi na tayo, downhill tayo mga guys. So tingnan natin kung anong itsura sang downhill dito. Kanina umakyat kami ng almost 3 hours. So almost ato. Almost 2 hours and a half kaming naglakad buhat sa baba hanggang sa taas. So ngayon, ilang minutes lang kaya pababa. Siguro more or less mga 5 minutes lang 'yan pagbaba. So sobrang taas ng bundok na 'to. So titingnan natin.
Hi guys, hi guys, welcome to the vlog. Today's vlog, we are going to Nishishiya Falls. Kasama ko na naman yung dalawang mga katrabaho ko ngayon. So, madaling sabi, sila ay na-auto ko na naman na sumama sa akin sa pag-ride. This is our last day of Yasumi here in Japan. So, magse-celebrate ngayon ng Ubong Yasumi dito sa Japan. So, Lena. Actually, dapat nung mga nakaraan pa kami mag-ride, kaso sobrang pagod sa trabaho, kaya natulog muna kami ng ilang araw. Pero usually dito sa amin, sa trabaho namin, ay marami kami ginagawa palagi, kaya usually nagse-celebrate kami. Kung nag-yayasumi kami o nag-off kami, ay 3 days lang talaga ang pinakamadami. Mag-aapat na araw lang yan kung talagang wala kaming ginagawa. Okay, so ngayon, pupuntahan namin yung falls na yun kasi gusto namin mamasal doon. Gusto namin maligo. Medyo malayo yun dito, siguro mga sa 100 kilometers from the apartment. Balikan yun mga idol, balikan yun. Ng ubong idol. Anong paniniwala nila? Kasi ayon sa history kasi yung ubong ay bumabalik daw yung mga kaluluwa galing sa taas, bumabalik dito sa lupa, kaya sinasalubong nila yon. Kaya nga kaya, ubong. Okay. So ano ibig sabihin sa iyo para sa ubong? Ano ibig sabihin ng ubong para sa iyo? Dito sa Japan, yung natsu nila napakainit. Oh. Kaya yung mga patay bumabalik dito. Bumabalik dito. Bumabalik sa puntod nila kasi bilipat sila. Napakainit kasi doon. Napakainit doon. Parang impyerno. Ah, umalis sila. Oh. Umalis sila sa sementeryo. Oh, umuwi sa bahay nila. Umuwi sa bahay nila. Umuwi sa bahay nila. Yung kapasabihan doon. Ikaw ba naman yung bilad maghapon doon sa kulog doon? Ah, yun ang ibig mo sabihin ng ubong. So, nakikita nyo guys, yun pang ibig sabihin ng ubong para sa kanya. Ito yung isa tanong natin. Ay, idol, anong... Ano? May sinasabi? Ano pa? Ano? Kalokohan yung bumabalik yung kaluluwa nila. Kinukuha lang nila yung kaluluwa nila para sumilong. Sumilong. So guys, so makita nyo, ang ibig sabihin pala ng ubong dito sa katrabaho ko, sobrang init daw kasi dun sa sementeryo. Kasi mainit po talagang summer dito sa Japan. No? Sobrang init daw kasi dun sa sementeryo, kaya umaalis. Umaalis ano, idol? Umaalis sa sementeryo tapos umuwi sa sariling bahay. Oh. Malamig kasi doon. Ah, malamig doon sa bahay kasi may aircon. Oh, ito na ang tanong natin. Ikaw, idol, bakit nagsiselebrate sila ng ubong dito sa Japan? Eh, siyempre naman, ikaw kayang ibilad dyan sa gitna ng cementerio dyan. Walang aircon, walang electric fan. Asa palagay mo, hindi ka maghahanap ng pulse dito. O kaya sa matutulugan, o kaya maliliguan ba? Kahit tayo nga, naghahanap tayo, eh, nasa bahay tayo. Eh, sila pa kaya na dyan na sa gitna-gitna. Saan ba yung matirahan ng mga... Eh, kung may patay dito mamaya, baka isundoy na tayo dito. Ah, so yun pala ang ibig sabihin ng ubong para sa iyo? Oh, yung ubong kasi, guys, para sa kasaysayan ng Metro Manila, Tempest. Isa yun sa mga sinaselebrate dito sa Japan. Oh, sinabit sa Japan. Dapat kasi November 1 yun. Oh. So ngayon ang Yasumi namin, o kaya rest day. Kaya in-advance na namin. Unahan na namin, puntahan na namin doon. Samahan nyo kami. Uli guys, yung paniniwala ng dalawa nyo regarding sa ubong na yun. Kasi ang sama na ng loob nila kasi sa layo nito. Actually, yung ubong talaga, yun talagang reason kasi bakit sila nagsiselebrate ng ubong. Kasi nga, usually, pag ganitong ubong Yasumi, sila ay nagre-reunion kasi nga sinasalubong nila yung spirit ng taong o yung kamag-anak nilang namatay. Kaya, guys, tara. Lakad muna kami, tulak kami. O, sinasalubong nila yung... Asan ba yung cellphone ko? Asan yung cellphone mo? Sa likod.
sinasalubong nila yun yung ano, yung spirit ng mga kamag-anak nilang namamatay. So wini-welcome nila yung iba, nagsasabit sila ng mga lantern sa kanika nilang mga tahanan kasi wini-welcome nila for the first day ng ubong, idol. Sa first day yun. So sa last day ng ubong, yung patapos na ng ubong, yun naman yung gumagawa sila ng, or I mean, panalangin. Para nagpapanalangin sila o nagpapalutang sila. Pero silang pinapalutang sa dagat na parang ibig sabihin nun ay ihahatid na naman yung kaluluwa doon pabalik sa kung saan siya babalik. So kaya sila nagsiselebrate ng ubong. Siguro kung sa atin sa Pilipinas, yun yung tinatawag nating All Saints Day, which is November yun. November. So yun yung ibig sabihin ng ubong dito. Guys, nandito tayo guys. Sulit na naman ang pagod. Wow, ang ganda rito. Ine. Sarap maligo. Guys, dumating na tayo rito guys, no? Sulit ang pagod. Guys, nandito na tayo sa falls. So, tignan nyo, bagsak. Bagsak sa pagod. Bagsak siya sa pagod kasi nga wala siyang tulog kagabi. Malapit pero hindi pa alam na malayo pala talaga. Kaya, ano, nandito ang ganda ginawa ng falls. Sulit din yung pagod. Ano masasabi mo na nandito ka na sa falls? Masarap matulog. Ikaw, partner, anong pakiramdam mo? Nandito ka na? Wala akong pakiramdam. Bakit? Sa pagod? Hindi. Ano? Sa tuwa? Sayang! Nandito tayo ngayon sa Hokino Take. So nakikita nyo. So inabot ako ng 3 hours sa pagbabiyahe, sa pagpapajack, para maabot lang tong falls na to. Ayan. Nandito tayo mga idol, nakikita nyo. Mga bagsak. Mabos ang tubig. Tulit. Maayos mga idol. Right tayo na yan. 6:30 in the morning. Ganda ng sikat na araw. Ang
pag-usapan natin ngayon, Kino Falls, Uita, Japan. Anik. Malamig din ang palamig. Nagsisimula na yung lamig dito sa Japan. Parang bagong taon sa Japan ngayon. Diretso ba ako? Nalimutan ko lahat ato ah. Diretso tayo. Diretso, diretso. Diretso ba? Mali yata akong daan ngayon ah. Ah, dito dito. Thank you for coming to USA City. Sa akin itong mga walk na to. Wala akong laban sa inyo at kayo may mga pakpak mga idol. Hindi ako lalaban sa inyo. Stop over tayo mga idol. Bili tayong pagkain. Hindi pwedeng hindi tayo bibili ng pagkain kasi atay madeds. Kain tayo saglit mga idol. Bili akong pagkain sa ano. Bili ako ng pagkain sa kumbini. Dito sa ano. Sa Lawson. Hindi ako kumain kanina umaga pag alis. Trinda tayo saglit. Palamig dito men. Palamig na ng palamig. Na dito ah. Pwede kayang takbuhan ng bike ito? Bawal yata takano ng bike eh. Hindi palang magmuni-muni dyan ah mga idol. Nice place. This is a nice place to live with you. Puro mountain to ah. Dali dito. Wala mo naman yung sabihin ng mga signs dito eh. Oh, hirap mag-ride mag-isa. Wala man na mag-picture sa'yo. Angkor eh. Ang ganda dito oh. Ang ganda mag-ride dito oh. Ang halang, ay meron pa doon.
Baka meron doon. Pwede siguro magdaan ang sasakyan dito. Parang pwede. Wow. Pagsamos! E-bike ko isne. Ninja 1000. Kano kayo presyo nun mga idol? Presyong mara yata yun, panghabang buhay. Presyong panghabang buhay. Kapit na tayo. Isang kilometro na lang daw, nagtanong tayo doon kanina. Isang kilometro na lang. Layo, inaabot ako ng 3 hours sa pagbabike. Inaabot ako ng 3 hours sa pagpapadyak. Layo pa na nito. Kanina pa nagsasabi ng 1 kilometro yung mga tao rito. Kanina pa ako 1 kilometro na 1 kilometro. Hindi pa ako dumarating. Baka ito na yun. Napit na. Nararamdaman ko na. Amoy no. Ay. Saan ba yung post na yan? Naririnig ko na. Buko? Paho ng paho na ito. Abay, bundok ito, idol. Aba. Ahon. Eh. Sus na rio set. Ba ako pumunta rito. Layo. Ahon is live. Ito na nga siguro yun. May sasakyan na eh. Ah, ito na yun. Lamsa ng tao. Lamig lang. Nandito na tayo mga idols. Dumating na tayo sa Coquino Falls. So, medyo malayo pala to. Inabot ako ng 3 hours sa pagbabike.
So ngayon titignan natin kung anong meron dito. Yan, kita nyo. Fukino Falls. Yan. Ang ganda dito. Malayo to, idol, buhat dun sa pinagparkingan ko ng bike. Hindi ko alam kung saan yung daan dito. Para nakakatakot dito. Ang dilim kasi. Madilim ba? Madilim. Layo. Layo, Disney. Wala signal. Mas malayo to doon sa Higashiya Falls na pinuntahan namin. May tao kaya rito? Ayun! Wow! Ayun na siya! Ang ganda pala niyan, mga idol! Woo! Nandito tayo, mga idol! Touchdown! Okay. Nakita natin. Hop ya. Na ore. Parang madulas ah. Hop ya. Oh, lamig dito. Ina ko re. Samoy no. Samoy isne. Lamig. Sulit ang pagod, mga idol. Saka yung daan dito. May daan daw eh. Punta natin yung daan na yan. Opya. Eh. Fukino take. Sobero. Dulas. Opya. Eh, sugoy no. Sugoy. Nice one. Nandito tayo mga idol. Nandito tayo ngayon sa Fukino Take. So nakikita nyo. So inabot ako ng 3 hours sa pagbabiyahe, sa pagpapajack para maabot na tong falls na to.
Uwi na tayo. It's a long ride. Uwi na mga idol. Sulit. Sulit na naman ang ride si Pogi. Problema natin ngayon pauwi. Ang tagal. Malayo pa naman. Parang isang pahiwati na magpapaalam ka na. Ba't sabi mo sabi mo sabay tayong papadyak, bakit dyan lang sa kapilang bahay? Kahit ang daan dito, so target ko kailangan 2 hours na bawi na ako after 2 hours. So 11:19 kailangan alaw na si Mevin sa bahay na ako. Nakatabang pagyakan ko idol. Yun mga idol, pag naguwas na nag-greet sila, binababa nila yung mga ulo nila. It's a sign of respect, you know. Nire-respeto nila ako kasi ako ang boss dito sa Japan. Alam ko yung init ng hangin. Ay hindi naman, pero maigi na rin to para ano ba, dito na lang ako mabawi sa ano. Hirap pagbahon eh, ubos ang persama agad eh. Bawi sa panusong, binabawi ko na lang minsan pag sa panusong pagkahon. Halhal talaga tayo mga ludi.
Pauwi na tayo mga idol. So bumiyahe tayo dito sa Takada, Bungko, Takada, Oita, Japan. Okay. Nag-live ako. Okay, papakita natin sa inyo yung mga kalsada dito sa Japan. Kung ano yung pinagkaiba na kalsada ng Japan dyan sa atin sa Pilipinas. Yung kulangan mo sa ilong mga idol, hindi masyadong maintindihan pag dito ka nag-ride sa Japan. Kasi hindi masyadong maalikabok dito. We're going to ride today. Pupunta tayo sa mundo ng kawalan. This is a ride for Nana. Pawis tayo, papawis. Kain dito 7-Eleven. Masakit.
area dito. What? Nice. Ay, nagmirinda na tayo mga idol. Dito na tayo. Dito na tayo sa Takada. Malayo pala to, 30 kilometers pala to. Hala ko, nasa Kinsey lang. Nascam tayo mga idol, nascam. Hanap tayo ng mga kagandagandang spot dito. Chill-chill ba? Nandito yung bahay ng daisimpay namin eh. Ito na yung ano, lugar ng Takada mga idol. Kita nyo naman sa Japan, wala ang katao-tao. Wala kang makikita naglalakad. May makikita kang maglalakad dyan, ilan lang. Karamihan sa kanila tumatakbo. Di joke lang, karamihan sa kanila sumasakay ng sasakyan. Sa Takada na tayo ngayon. Akala ko malapit to. Akala ko 15 kilometers lang. 30 kilometers pala ito. Medyo malayo pala. Init. Ngayon na lang ako ulit nakapag-vlog kasi busy kami past weeks. Lagi kami may trabaho kahit Linggo. Kaya hindi ako nakapag-rides. Hindi na rin ako nakapag-vlog kasi nga busy, pagod sa trabaho. Bukan ko mag-rides para makapagpapawis naman. Ito pinagpapawisan tayo sa trabaho mga idol. Pero iba pa rin yung pawis na ito, chill-chill lang ba, rides-rides. Itong lugar na to na pinuntahan natin ngayon ay ano, Takada City. Maririnig ka ng mga tao ngayon.
makikita nyo, di ba, sa kalsada, Linggo ngayon, pero wala masyadong mga sasakyan. Kasi pag Linggo sa kanila, hindi naman sila namamasyal. Natutulog lang sila. Nagpapahinga. May iba nagtatrabaho pa din sa bahay nila. Pauwi na tayo mga idol, so pumihay tayo dito sa Takata, Bungko, Takata, Uita, Japan. Nag-live ako. Okay, papakita natin sa inyo yung mga kalsada dito sa Japan. Ano yung pinagkaiba na kalsada ng Japan dyan sa atin sa Pilipinas. Mga tao sa Japan, pag Linggo, lalabas na sila para mag-grocery. After noon, pahinga na yan sila. Kasi masyado silang busy sa isang buong Linggo. Solo ride lang ako ngayon kasi yung mga kasama ko pagod sa trabaho. Tapos dito baliktad mga idol. Dito sa atin, always right, dito always left. Pag nagmamaneho ka. Actually meron silang bike lane ito. So cycling road to. Kung gusto mong dumaan dito, pwede din naman. Lakas ang angin mga idol. Makikita nyo mga idol, wala kang makikita ng basura. May makikita ka man, mga bato-bato lang yan. May ilan lang. Kung magkakabasura man, hindi nagtatagal yan kasi pupulutin din yan agad nila. Dati wala pa tong pula dito ah. Pagod na ako ba? Pagod mag-isa. Makasabay. Maganda kalsada rito sa Japan. Sorry ta, Disney. Pagod. Pagod.